What is up, mga kahadog? In today's video, mga kahadog, is i-share ko sa inyo yung pangalawang pwede nyong gawin kapag na-disabled yung Facebook account nyo, mga kahadog. Bakit nga ba pangalawa, mga kahadog? Kasi yung part 1 is nagawa na natin, mga kahadog. Panoorin nyo, punta kayo sa YouTube channel ko and then makikita nyo yung unang pics ng paano ma-recover yung Facebook account nyo na na-disabled. Okay, unang part 1 yun, mga kahadog. Kumbaga, ayun yung pinakaunang step or ayun yung pinakaunang fix na pwede nyong gawin. Pero kung hindi, kung sakaling hindi umubra yung ginawa mo sa part 1, eh, dito ka mag-refer, mga kahadog. Dito sa part 2 na to is ibang step naman kung paano or ibang way kung paano natin marerecover yung Facebook account nyo na na-disabled, mga kahadog. Iba-iba yan kasi, mga kahadog. Pwedeng mag-work yung nasa part 1, pwede rin hindi, mga kahadog. Dahil depende kasi sa violation na nilabag nyo kay YouTube, mga kahadog. Kung ang violation nyo sa spam or sa copyright, baka gumana na yung unang step na ginawa natin, mga kahadog, na nasa YouTube channel ko. Panoorin nyo yung first step. Pero itong mga pangalawang step na to, mga kahadog, is para lang sa mga gumawa ng first step na hindi naman nag-work, okay? Paano nyo malalaman kung hindi nag-work yung step 1? Para malaman nyo na hindi nag-work, mga kahadog, mag-wait kayo ng 1 week or 5 days kung disabled pa rin yung account nyo after nyo magawa yung sinabi ko sa inyo sa unang video. Ibig sabihin, hindi gumagana sa inyo, mga kahadog. Dito kayo mag-refer sa video na to, which is part 2. Okay, nagigits nyo ba, mga kahadog? So, bago natin i-recover yung account nyo, bago ko i-share yung pangalawang way kung paano ma-recover yung account nyo, mga kahadog, is alamin nyo muna kung bakit ba kayo na-disabled, bakit nga ba na-disabled si Facebook. Okay, bakit nga ba na-disabled yung account nyo, mga kahadog. Panoorin nyo itong video na to. Tatalakayin natin yung pinaka-major na mga reason kung bakit nga ba dinidisable ni Facebook ang account ng isang may-ari ng Facebook. Ha? yung account nyo, dinidisable ni Facebook. Siyempre, dahil may pagkakamali kayo. Ano-ano nga ba yung mga mistakes or yung mga pagkakamali nyo na hindi nyo alam, mga kahadog, na maaring magresulta sa pagkaba or pagka-disable ng Facebook nyo, mga kahadog? Ha? Alam mo yung tipong pagkagising mo ng umaga, siyempre nakasanayan mo na magpe-Facebook ka, mga kahadog. Pero ang ending, mga kahadog, bigla na lang may lalabas dyan, no? Pagpindot mo ng Facebook mo, hindi mo alam bakit ayaw magbukas. Once na nag-open na siya, mga kahadog, ang lalabas naman, your account has been disabled. Ha? Na-disabled yung account mo, mga kahadog. Okay, ganda yan, mga kahadog. Bakit nga ba na-disabled or bakit nga ba dinidisable ni Facebook yung Facebook nyo? Simple lang, mga kahadog. Maybe may ginawa kayong kasalanan, katulad ng sinabi ko kanina. Gumawa kayo ng, may pinost kayo na nudity or nag-share kayo ng mga scandal or mga link na hindi naman dapat i-share, okay? Alam nyo naman yung mga pang-adult na movie or pang-adult na gadap, sa mga adult lang yung movie na yon or sa mga adult lang yung video na yon. Shinare nyo sa mga tropa nyo, kahit sa Messenger yan, nadedetect yan ni Facebook, mga kahadog. Syempre, kahit anong tago mo sa Messenger, madedetect yan ni Facebook, no? Napakadaling basahin ni Facebook kung ano man yung sinesend mo or kung alam nila kung alabag ba yan sa guidelines ni Facebook. Okay, hindi lang si YouTube ang may guidelines. Pati si Facebook may guidelines yan, mga kahadog, na sinusunod. So, nandito tayo sa screen ko, mga kahadog. As you can see, mga kahadog, meron ditong your account has been disabled. For more information or if you think that your account was disabled by mistake, please visit the help center. Okay, help center daw. Sabi, visit daw help center. Pero wala ka naman kapag pinindot mo yan, mga kahadog, is idadirect ka lang sa violation mo, pero wala naman nakalagay kung paano mo siya i-resolve, okay? So, paano nga ba i-resolve yan, mga kahadog? Pumunta kayo sa Google, mga kahadog, and i-type nyo itong please verify my information, okay? Once na pindutin nyo yan, and then makikita nyo to. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko na lang sa description, no? Dalawa yung link na yan, mga kahadog. Yung isa, mga kahadog, is pang mobile phones, and yung isa naman is pang tawag dito,
Yung isa naman mga ka-hotdog is pang desktop or pang laptops. Okay? Pang PC and pang cellphone. Yung link na nasa baba. Basahin nyo na lang kung ano yung link, kung ano yung ginagamit yung device, kung paano nyo recover tong Facebook nyo. I-click nyo lang yung nararapat na link kung ano yung ginagamit nyo ngayon. Okay? Kung cellphone gamit nyo, i-click nyo yung pang cellphone na link. And kung laptop yung gamit nyo, i-click nyo yung pang laptop na link. Okay? Eto mga ka-hotdog, please verify your information. Kapag kinilik nyo yung link, eto yung lalabas. Okay? Please verify your information. Paano nga ba yan mga ka-hotdog? Basically, sobrang basic lang naman mga ka-hotdog. Pipilapan nyo lang naman siya. Pero basahin natin. Facebook requires all members to be at least 13 years old. Please provide the following information so that we can verify your account information. Okay, i-verify nila yung account mo, no? First thing, ano ba yung first name na nilagay mo dun sa Facebook account mo? Ano yung surname mo na nilagay dun? And importante ito mga ka-hotdog, mag-add kayo kung ano yung birthday na nilagay nyo sa Facebook nyo. Wag nyong, dapat hindi misinformation yung ilalagay nyo dito sa nilagay nyo sa Facebook account nyo, okay? Kasi maguguluhan si Facebook kung paano madedetect yung account nyo. And then, please attach documents that show the name you'd like to use on Facebook. This document will help to confirm your name. You can learn more about why we require confirmation and the different types of IDs we accept below, okay? Dito mga ka-dog, is pwede nyong puntahan sa YouTube para mas malaman, ay si Facebook, para mas malaman nyo kung ano ba yung mga pwedeng IDs na ilagay. Pero para sa akin, lagay nyo si mga government ID, passport, license, mga ganon mga kahadog. Mga valid ID yung ilagay nyo, okay? Choose face lang. Pag nag-choose face kayo mga kahadog, mamimili lang kayo sa kung ano yung image na ilalagay nyo, okay? And then dito lang naman sinasabi, we may encrypt and store your ID for up to 1 year to improve automated system for detecting fake IDs mga ka-hotdog. So 1 year na nasa system ni Facebook yung picture nyo. So okay lang naman, di naman siguro nila gagamitin sa kung saan yon. So after nyo ma-fill upan yan mga ka-hotdog, may name na kayo, may surname na, nakapag-add na kayo ng birthday, and nakapaglagay na din kayo ng mga valid IDs na picture. And ayun, dito pala sa picture mga ka-hotdog, make sure na yung picture nyo is kita yung name nyo, hindi blurred yung pagka-picture nyo, kita yung birth date nyo, ano pa ba? Ayun, basta kita yung information nyo dun sa ID na isi-send nyo sa kanila. Okay, para mas mabilis yung process. And additional information. Ano nga ba yan? Importante yan mga ka-hotdog, kailangan pilapan nyo, no? So, magmakaawa kayo or sabihin nyo na kailangan nyo yung Facebook nyo mga ka-hotdog, or sabihin nyo na misunderstanding lang yung nangyari, hindi nyo alam, hindi kayo masyadong familiar sa rules and regulation ni Facebook, pwede nyo sabihin yan mga ka-hotdog. Diyan sa additional information, kayo nang bahala kung paano nyo siya i-compose, pero dapat syempre English, no? Kasi hindi naman natanggap si Facebook ng Tagalog. So, mag-compose lang kayo ng kahit anong additional information, pero as sinabi ko nga kanina mga ka-hotdog, yung additional information is importante din. So, basically, kailangan medyo magmakaawa kayo na kailangan nyo talaga ng Facebook nyo. So, kailangan ma-recover nyo agad-agad dahil malaki yung mawawala sa inyo, or sabihin nyo for business purposes. Tapos, sabihin nyo na unaware kayo dun sa mga terms and condition or sa mga guidelines nila. So, nagkamali kayo, i-admit nyo na may pagkakamali kayo, ganito, ganyan. So, pero depende pa rin sa violation nyo, okay? So, after nyo mapilapan yan, may additional information na kayo, i-click nyo lang tong send, okay? Once na mapindot nyo yung send button, ibig sabihin, under review na yan, okay? I-review na ni Facebook. And kung active yung email nyo ni Facebook, magsisend sa inyo sa Yahoo or sa Gmail, kung saan man naka-active yung FB nyo. Alam ko may magsisend dyan. So, ayun. Alam ko may magsisend dyan mga ka-hotdog. So, sana nagusto mo itong video na to mga ka-hotdog. Pangalawa na to ha. Kung if ever lang naman na hindi mag-work sa inyo yung unang video, dito kayo mag-base sa pangalawa. Okay, mag-wait lang kayo ng 4 to 5 days or 1 week para malaman or para ma-validate kung totoo nga ba or working nga ba itong process na ginawa nyo. Okay?
So sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung nagustuhan niyo, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!